mga kalegi, magandang araw sa inyo. So, nandito tayo ngayon sa aming main switchboard room or high voltage switchboard room. So, ito yung aming main switchboard. Ayan. At yan ay merong 6,600 volts. So, nakalagay, danger high voltage 6.6 kV. So, kapag mga ganitong marine high voltage, ang circuit breaker na ginagamit dito ay tinatawag na vacuum circuit breaker or VCB. So, ito yung tsura niya. So, anyway, papakita ko na lang sa screen yung picture galing sa manual kung ano yung tsura ng vacuum circuit breaker. So, ano ba meron dito sa switchboard natin? So, nandito dito yung main bus bar. So, yung main bus bar natin is 6,600 volts. Usually, yung mga ganitong switchboard, nahahati yan sa dalawang side. Left side, saka right side, or one or two. Tapos, meron yung tinatawag na bus tie or bus coupler. Ito, bus coupler. So, ang maker ng switchboard natin ay Siemens. Siemens. Usually, iba't ibang barko, magkakaibang brand, magkakaibang manufacturer yung mga switchboard, magkakaibang mga maker, magkakaibang mga design, magkakaibang mga automation, pero same lang ang kanilang mga principle. So kung papansin ninyo, meron tayong separate panels dito. Isa-isay natin. Ito, bow thruster. Meron kami bow thruster sa barko na 2,000 kilowatts ang rating. 215 amperes. 6,600 volts yung gamit na voltage ng bow thruster electromotor. So, napakalaking motor niyan. Dito sa susunod na panel natin is andito yung service transformer number 1. 3,000 kVA. 263 amperes. So, yan yung rating niyan. Yung apparent power rating ng transformer is 3,000 kVA. Ngayon, sabi ko nga, merong dalawang part na switchboard. Yung left side saka right side. Kaya may hinati yan sa dalawa kasi if ever magka-problema yung side na yon, pwede mo pa rin gamitin yung side na to. So, may transformer number 1, may transformer number 2. Main transformer yon. 6,600 volts, i-step down niya papuntang 440 volts para ma-utilize ng ating mga machineries. So, service transformer, meron kaming apat na diesel generator. Ito yung diesel generator number 1. Ang rating niya is 5,760 kVA. So, more or less, sa power factor na 75, cosine pi, 0.75. Ibig sabihin, power factor yan, 0.75. More or less, nasa 4,300. Ayan, 4,320 kilowatts. Yan ang ating generator number 1. Generator number 2, ganun din ang rating. Meron tayong apat. So, yung tatlong generator namin, generator 1, 2, at 4, magkakapares ng rating. Yung number 3, mas maliit ng konti. Ngayon, itong panel, di ba, generator number 1. Ang susunod na panel is ring main unit number 2, supply 1. Bali may apat na ring main unit eh. Para yan, papunta naman yan sa feeder yan, papunta dito sa switchboard na to. Ayan o, ring main unit RMU 2 panel 1, supply 1. RMU 2 supply 1. So, RMU 2 supply 1, ito yan. Papunta dito yan. Ito, papunta dito. Pag clean-house mo yung breaker niyan, maka-close mo na din yung breaker na to. Yung switch gear na to. Papunta naman yan sa iba't ibang mga reaper transformer. Meron kaming 14 na reaper transformer. Rated na 1,600 kVA. Bukod sa main transformer, yung main transformer, service transformer, papunta to sa mga equipment, machinery sa engine room. Mga 440 pumps, electromotor, mga engine room pans, papunta yan doon. Mga utilities, sa auxiliaries. Ito naman, papunta to sa reaper.
refrigerated container transformer. So may labing apat. So dito, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yung 1 to 7 transformer, nasa kabilang ibayo, nasa malayo. Nasa forward, makaiwalay. Ngayon, next, diesel generator number 2. Meron kaming shop generator on board, pero hindi gumagana. During my time, pagdating ko dito, hindi na gumagana dahil sira yung operating panel. Mapapansin ninyo, wala yung operating panel. Ganito yung itsura ng operating panel. Tinesting ko at napagalaman kong sira yun, kaya nireport ko sa office, hinawan ko ng defect list, tapos pinadala sa maker, sa manufacturer, para i-reprogram. Program lang yung sira ng operating panel namin. So magkakaibang panels, magkakaibang options, magkakaibang features yun, o magkakaibang program. Hindi ko pwedeng gamitin yung panel nitong number 2 generator dito sa synchronous condenser machine. So ito, konektado yung synchronous condenser machine sa shop generator. Yung shop generator, ibig sabihin, yung main engine ng barko, yung makina ng barko, yun ang magsuserve as generator. Magpo-provide siya ng electricity. Yun ang magiging prime mover. Yung shop generator, nakakonekta sa, may alternator din doon. Yung main engine ng barko, nakakonekta sa alternator. At yun ang magpo-provide ng ating electricity o power. So ang rating niyan, kung mapapansin nyo, 5,100 kVA or 4,348 kilowatt. Napakalaki niyan. Kaya lang hindi gumagana. Sobrang tipid kung merong shop generator. Kapag na-reach mo na yung maximum speed ng RPM ng barko, ng main engine, pwede mong i-synchronize yung shop generator at siya na yung mag-energize or magpa-power up ng buong switchboard natin para mag-provide ng electricity na gagamitin natin sa barko. Synchronous condenser, shop generator, so ibang story to. Ikukwento ko na lang sa susunod na video. Basta, kinakailangan ng synchronous condenser para makapag-provide ng reactive power. Meron kasi tatlong klase ng power. Apparent power, si kVA, true power, si kilowatt, at si apparent power, or si, ay si reactive power pala, kVAR. Kung papasin nyo, kVAR. Yung synchronous condenser machine, siya yung bahala mag-produce ng load o ng power para sa mga reactive loads. So, saka natin yan pag-usapan. Basta may tatlong klase ng power. Apparent, true power or real power, at saka reactive power. Synchronous condenser, shop generator. Ito naman yung ring main unit number 1, supply number 1. Kanina, ring main unit number 2, supply number 2. So ito, papunta to doon sa forward, sa kabilang switchgear, yung transformer ng reaper 1 to 7. Tapos ito yung bus coupler. Kung mapansin ninyo, missing na din yung ating operating panel. Binaba, nilanded ashore para aerocondition. Hindi pa binabalik. Pagdating ko, ganyan na yan. Tapos, bus riser. Ito naman, ring main unit supply number 1. Unit number 1, supply number 2. So, bali apat to eh. RMU 1, supply 1, supply 2. RMU 2, supply 1, supply 2. So, dito, RMU 2, supply 1, RMU 2, supply 2. So, yung RMU 1, nandoon sa forward. So, ibang usapan na yun. Dito na lang tayo. Diesel generator number 3. So, mas mababa ito. Papansin ninyo, mas maliit ito. 5,130 kVA. At power factor 0.75. Kapag kinuha natin yung true power is 3,840 kilowatts lang. Yung isa, 4,300, diba? So, hindi na rin ito gumagana. Matagal nang hindi gumagana kasi nagtitipid yung kumpa niya, mahal yung spare parts. So, operating panel, wala na din. Kinahoy na din. Nilipat-lipat na, ginamit sa iba. So ito, ring main unit supply number 2. At ito yung diesel generator natin na naka-service. Diesel generator number 4. Kung mapapansin niyo dito, nakalagay running on net. Ayan. Meron tayo dito.
itong protection unit, current selector, voltage selector, saka iba pa mga equipment, electrical equipment. Service transformer at spare. Service transformer number 2. Yung number 1 nandoon, number 2 nandito. Papunta yan sa main transformer. So ayan ang itsura ng ating main switchboard. Medyo nakakalito, medyo maraming dapat i-familiarize. So nandito naman yung battery charger. Ayan, dalawa yan. Meron niyang 24 volts sa loob. May battery yan sa loob. So ayan ang ating main switchboard. Meron pa rito itong dalawang panel board, battery chargers. Tapos dito yung pinaka parang main control ng ating shaft generator. May warning, may alarma. So ito yung converter, cooling unit yan, para sa shaft generator yan. So anyway, hindi naman gumagana yung ating shaft generator, kaya huwag na natin pansinin, huwag na natin isipin yan. Saka ibang kwento naman yun, yung shaft generator. So yan ang itsura ng aming main switchboard sa barko. At sana kahit paano medyo na-familiarize ko kayo kung hindi pa kayo nakakakita ng switchboard sa buong buhay nyo. Ayan ang itsura ng ating main switchboard. So bali itong 6600 volts or yung high voltage natin, pagkagaling niya ng transformer, actually hindi ito yung naka-service eh. Naka-open yung breaker. Oh. Ang naka-service yung number 2. Pagkagaling niyan, 6,600 volts yan, di ba? Papunta yan doon sa transformer. Magpunta sa transformer, yung output noon, yung secondary busbar ng transformer is 440 volts. Papunta yon sa 440 switchboard. Ngayon, punta natin yung 440 switchboard para medyo may idea kayo. So, magkalayo, magkaiba. Magkaibang location yung voltage switchboard pati yung 440 switchboard. Ibang kwarto. Sa loob nito yung transformer. Ayan. Dito papuntang transformer. Pero ito yung ating 440 switchboard. So yung transformer number 2 yung naka-service. Papunta yung transformer dito. Yung output naman ng transformer, papuntang 440 switchboard. Ito yung 440 switchboard natin. Tapos ito yung breaker. Ang tawag naman dito, air circuit breaker. So ayan, naka-on. So, ito yung naka-service. Number 2 transformer. Kapag in-off natin yan, mawawala ng supply lahat ng equipment sa barko. Parang blackout din. Kahit gumagana yung generator, parang blackout din yung mangyari. So, dito nakalagay yung 440 volts, ayan. Boiler, air compressor, group starter, mooring winch, anchor winch, group starter panel, auxiliary blower, light ring, transformers. So, iba't ibang mga loads sa andi dito. Siyempre, iba pa yung 220. So, dito para mas madali natin makita. So, ito yung main, 6,600 volts. Ayan. Merong dalawang transformer. Si number 1 saka si number 2. Asa na? Asa na yung transformer? Hindi ko makita. So ito papuntang low voltage switchboard ito. Ito. Low voltage switchboard. 6,600. Papunta siya sa transformer. Main transformer 1, main transformer 2. So primary 6,600. Secondary, 4,400. So, pares lang yan. So, yung output nyan, papunta dito. Sa low voltage switchboard. So, pag sinundo natin yan, 1TR sa drawing, papunta na yan dito. Ayan o. 440 main switchboard. So, 1TR. Saan na yung 1TR? TR. So ngayon naka-service 2TR, di ba? Number 2 transformer. So ito yung main switchboard 440. 2TR, ayan o.
2TR, siya na yung mag-supply para sa lahat ng mga load na yan. Yan. Tapos, 440 naman, meron na namang transformer. Gagawin niya namang 230, step down. Mapunta naman yan sa 230 volts sa switchboard. Tapos, meron din niyang shore connection. Meron din niyang emergency. Papuntang emergency switchboard. Ayan. So anyway, ibang ano na naman yun. Ibang kwento naman yun. Bale, yung RMU, nakita nyo, RMU 1, RMU 2. Sabi ko magkaiwalay. Yan dito sa likod, RMU 2. Galing yun sa supply, dito or dito. It's either sa dalawa. Tapos yung nasa forward naman, ayan o. Ayan. So ayan ang ating electrical schematic diagram. So anyway, medyo madugo yan. Yan ang una ko mga pinapamiliarize kapag bagong sampa ako sa barko. Lalo na kung hindi pa ako nakasampa, hindi pa ako familiar o hindi pa ako galing sa barko na yun. First time ko dito sa barko na to. Kaya magkakaibang equipment na naman, magkakaibang maker, manufacturer. Pero yung principle, sabi ko nga, parehas pa rin. Kailangan mo lang tignan yung drawing, pag-aralan yung location, nasaan sila, anong itsura ng equipment. At eventually, malalaman mo na din yung mga bagay-bagay na kakailanganin mo. So, paano mga kalegi, maraming salamat sa panonood. Sana kahit paano ay na-familiarize ko kayo sa aming electrical system sa barko. Yan ang aming mga switchboard. Yung emergency switchboard, punta na lang natin next time. Tapos, siguro, nagawa ko ng video, i-discuss natin yung mismong schematic diagram or yung drawing para mas madaling maintindihan. So, ito, overview lang. Medyo mahaba na din yung ating video. Parang ano lang to, mahapyaw sa ating electrical system on board. Yung electrical system sa barko, yan ay parang puso ng barko. Eh. Tapos yung mga wiring papunta sa iba't ibang equipment, yan yung mga bugat or veins ng katawan natin. Central nervous system, kumbaga, yan ang electrical system sa barko. Tapos, yung generator pala, yung generator, yun yung pinakapuso, yun yung nagpa-pump or nagsusupply ng dugo or ng kuryente para sa mga ugat-ugat or sa mga wirings para gumana yung switchboard at iba pang mga bagay-bagay. So, paano mga kalegi, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang ang video natin. Thank you very much for watching. Hanggang sa muli. Paalam!